Konting tips lang guys. So, mixing video lang yung gagawin natin ngayon. So, ayan, nakita nyo nga. So, ito yung bansot nating young bird. Ayan. So, kita nyo naman. Yung nakita nyo, ayun yung pinapakita ko sa mga una nating video na siya yung pinakamaliit sa limang young bird. So, kaya yung singsing na sinuot natin sa kanya is pang stock lang. So, ayan yung magulang niya. So, bali yung tips natin guys is paano makakaiwas yung mga young bird natin sa bulutong. So, bali yung pamamaraan ko na to guys, ginawa ko to sa mga young bird ko. Sa young bird na to, sa ito, yung young bird natin na to, bansot kasi to dati. So, nasa una ko naman mga video yung makikita nyo naman kung che-check nyo. Talagang siya yung pinakabansot. Siya yung pinakamahinang masubuan. Siya yung naiiwan ng laki sa kasama niya. Pero ngayon, nakita nyo naman, healthy-healthy, hindi naman siya nagkaroon ng bulutong or halak or sipon. So, bali, paano nga ba na, paano ko naiwasang magkasakit ng bulutong tong young bird natin? So, madali lang guys. So, yung pagkain natin is masustansya. So, yung pagkain ko kasi guys sa young bird is kundi GMP3 inihahalo ko sa Agibi Super Integra 3. Yung dalawa lang na yun, lagi kong pinag-mix. So, pagka may young bird, pagka may young bird nga, ang halo ko, 6 is to 4. 6 na kilong Hagibis, 4 na kilong GMP3. Ganun. Basta tansyahin nyo na lang. Medyo madaming pellets kasi nagsusubo nga yung mga breeder natin. So, kailangan nila yun. So, yun nga guys. Masarap na pagkain, saka vitamins. So, sinubukan ko lang guys yung vitamins na ginamit ko nga lang pala dito guys. Nandyan din sa mga video ko, tiki-tiki sa calcium. So, yun lang. So, kita nyo naman, healthy siya. Ayan. So, bali kasi pampalakas ng immune system yun. Kasi once na, tulad nga na sinabi ko sa pagkain, once na kung ari, pigeon pellets lang ang pagkain natin sa ibon. So, maaaring makapagpataba rin sa ibon yan. Kaso, sobrang konti lang ng nutrition na nakukuha nila dun. So, maaaring bumaba yung immune system nila or humina yung katawan nila. Magkaroon ng sipon, halak. So, dun nag-i-start. Kung sakaling magkaroon ng sipon, halak, bulutong, magkakaroon ng kanker hanggang sa humina na humina yung bird natin. So, ito nga yung mahina pa lang umpisa na young bird pa lang kapipisa pa lang alam na nating mahina kasi naiwan na siya. So kaya tinulungan natin na magsubo yung mga magulang nila or yung mga breeder natin, tinulungan natin. So yung pagtulong ko guys, pagka tinulungan ko kasing magsubo yung breeder, Phoenix Feather ang ginagamit ko. Pellet siya na maliit na durog, parang pangkite. Kung walang Phoenix Feather sa inyo, Bio 8. Yun, pwede na yun. So, yun nga. Nahabol naman natin. At hindi siya nagkasakit. Kita nyo naman na hindi nagkabulutong. So, ibig sabihin na effective yung ginawa natin na pagtulong sa mga magulang saka sa pagbibigay ng vitamins at pagkain sa young bird natin. So, yun nga. Nakaiwas tayo sa mga sakit sa young bird. Nga guys, ito, healthy. Pakat-tapakat yung mga balahibo niya. So, maliit na ibon guys, mukhang hen. So, bali, nasabi ko na nga yung mga ginawa ko para makaiwas tayo sa bulutong sa para sa young bird natin. At saka, may isa pa, yung lamok. So, yun, malakas guys, makapagpabulutong sa kalapatin natin yung lamok. So, paano nga ba tayo makakaiwas sa lamok? So, ang ginagawa ko lang naman guys is naghahati lang ako ng 1/4 lang ng sibuyas. Bali kung wari may sibuyas tayong mas maganda kung sibuyas Tagalog kasi maliit. Mas tipid, makakatipid tayo.
So yung sibuyas Tagalog, example lang natin, hahatiin natin sa apat. Kung ilan yung may mga young bird nyo, lagay nyo ron. Lagay nyo sa pugad or isabit nyo sa gitna ng kulungan natin. Basta 1/4 lang. Yun, isa yun sa makakaiwas sa mga lamok. Kasi yun ang, yung mga lamok guys is isa sa nagbibigay ng bulutong. So, kasi kakagat yan sa mga mukha ng mga young bird natin. Yun nga, nagkakaroon ng bulutong dahil sa kagat ng lamok. So yun, makakaiwas tayo. Makakatipid pa tayo kasi di ba sibuyas Tagalog nga, maliit lang yun. So hatiin natin sa apat. Kung ilan yung breeder cage nyo, lalagyan nyo ng tiga-tiga 1/4. So kinabukasan naman guys, hatiin nyo ulit yung sibuyas na binigay natin na tiga 1/4. Yun na lang din ulit ang ilagay nyo. So kasi once na hinati nyo yun, aamoy yun eh. Ayaw ng lamok ng ganong amoy. So yun nga, sana may natutunan kayo sa tips ko para makaiwas yung mga young bird natin sa bulutong. Kasi once na magkabulutong yung young bird natin eh, isihi na yung resistensya nila. Basta kahit anong sakit na dumapo sa young bird natin, nagiging ano rin, tulad nga nung sinabi ko sa inyo, kundi bulutong, magkakaroon ng sipon. Kasi alam na natin, kaya nagkaroon ng bulutong yung young bird natin is mahina yung resistensya. Kung magkaroon ng sipon, mahina yung resistensya. Yun nga, nadadagdagan yung sakit nila. So, kung malakas yung resistensya ng young bird natin, hindi magkakaroon ng ganong sakit yung young bird natin. At alam natin kung paano makaiwas. So, yun nga, sana may natutunan kayo guys sa video natin ngayon. Maiksing video lang to. Salamat sa mga sumusuporta. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, click subscribe guys. Like, comment, and share nyo na rin guys. So, maraming salamat. Yeah.